A happy and joyful New Year po 2021 sa lahat po na ating mga taga-subaybay, sa ating mga spiritual viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, and to the world. Today is January 1, 2021. Sana magkaroon po tayo ng tunay na kagalakan. Kahit ano paman ang ating situation, ang ating circumstances, ang ating karanasan, ang ating kalagayan sa taong 2021. So umpisahan na po natin Psalms chapter 119 verses 1 to 3. Blessed are those whose ways are blameless, who walk according to the law of the Lord. Blessed are those who keep His statutes and seek Him with all their heart. They do not do wrong, but follow His ways. The Word of God. Ang ating pamagat sa araw na ito, New Year, sa ating pag-aralan is trust God's Word to have a joyful and happy New Year. Ito po ang isa sa mga secret of having a joyful year sa taong ito, 2021. We must trust God's Word. Kailangan paniniwalaan, sumandal tayo sa salita ng Diyos. Nung bumalik sa paaralan itong mga mag-aaral, ang guro may tanong kaagad after Christmas vacation at New Year na sa ilang estudyante. Sabi ng guro kay Pedro, sa Pedro, ilang oras, how many hours in one day? Sabi ni Juan, ni Pedro, ay ma'am, meron pong 24 hours in a day. Sama, very good. Ikaw naman, Johnny, how many minutes in one hour? Ma'am, there are about 60 minutes in one hour. So very good. Ikaw naman, Juan, how many seconds in a year? Naku, ang hirap-hirap. How many seconds, ilang times yun, no? In a year. Sabi ni Juan, proud na proud siya sa sarili, sabi niya, ma'am, there are 12 seconds in a year. Nagulat ang guro, paano mo nalalaman na 12 seconds lang in a year? Siya, ma'am, ito po, the 2nd of January, the 2nd of February, the 2nd of March, 2nd of April, 2nd of May, 2nd of June, 2nd of July, 2nd of August, 2nd of September, 2nd of October, and 2nd of November, and 2nd of December. So there are 12 seconds in a year. Mga kapatid, ano kaya ang mangyayari sa atin ngayong taong ito? So, Happy New Year, Blessed New Year. Alam mo, ang mga salitang ito, nagiging kostumari na natin sa atin ang pagbating ito kapag bagong taon. Pero ano ba ang ibig sabihin natin ng happy o blessed? Kapag binati natin ang ibang tao, ano ang gusto nating mararanasan nila? Sa isang araw, o sa isang araw lang ba ng January 1, 2021 o gusto natin na maranasan nila yung buong taon ng 2021 pag binati natin sila ng Happy New Year? Ano kaya ang nasa isip natin na mas maging maginhawa ang buhay nila financially? Na mas mababawasan ang problema nila sa kanilang family? Na mas maging, pag nagbati tayo ng Happy New Year, na mas maging active ang kanilang spiritual life? O na magkaroon ng katuparan ang kanilang mga pangarap sa buhay. So it is true that most people may not be thinking of these questions. So gusto lang nating bumati at nagiging masaya tayo doon para may mabati lang tayo. No? So sana nasa puso natin, pag binati natin ng iba ng Happy New Year, talagang ganun ang wish natin sa kanila. So as we start a new year, this year 2021, mga kapatid, we all want it to be happy. Lahat naman ng tao na makasalubong natin sa daan, sa Facebook, ang ating ka-FB, sa Messenger, sa text, sinasabi natin sa kanila ang Happy New Year. So this should be our desire for others and also in us. Ngunit how do we have a Happy New Year? Paano ba tayo magkakaroon ng isang happy or joyful New Year? Are there any principle that we can follow to have that happiness that we all desire? Yan po ang tanong. So, mayroong mga principles po na mababasa sa Biblia to allow us to have happiness or joy. So, for us to be assured of a happy New Year, mga kaibigan, kapatid, spiritual viewers, we need to be people who are committed
to reading our Bibles, to listening to the Bible, and even just like what you're doing right now, listening and viewing this message. So dahil sa salita ng Diyos lamang, will we learn how to be able to handle the successes and failures a new year is going to bring us sa taong ito. So ano man ang kahulugan ng mga tao sa, ano ang pakahulugan ng mga tao sa salitang happy or blessed? Hindi maikaila na lahat ng tao gusto maging masaya. Ikaw, ano ang gusto mo? Diba gusto mo ring masaya? Kaya nga sabi ng iba, gusto kong happy ka. Oh, kaya sabi ng iba, happy wife, happy life. Mga ganun. So there is nothing wrong about desiring to be happy. Katunayan nga, ito rin ang gusto ng Diyos para sa atin. So ang problema, limitado lang kasi o mali ang pagiging definition natin ng happiness. Karamihan sa atin ang kasiyahan ay nakadepende sa mga circumstances. Kaya may pagkakaiba po itong joy at saka yung happiness. Ang happiness, nakadepende po ito sa pangyayari sa buhay mo, sa circumstances, no? Or sa situation. Halimbawa, happy ka dahil merong nagregalo sa inyo ngayong Pasko. So, happy ka. Pero kung walang nagre-regalo sa inyo ngayong Pasko, malungkot ka. Yan po ang tinatawag na happiness. Pero ang joy naman ganito. May nagregalo sa inyo ngayong Pasko, masaya ka pa rin. Kahit walang nagregalo sa inyo ngayong Pasko, masaya ka pa rin. So, ganun. Hindi siya nakadepend sa circumstances. So, alam mo na ang Panginoon ay kahit marami kang hiningi sa Panginoon na hindi niya naibigay, joyful ka pa rin dahil marami ka rin hindi hiningi na ibigay ng Panginoon. Kaya joyful. Kaya yan po ang ibig nating sabihin. So, meron namang mga tao na nagpapanggap na sila ay happy. Kung tumawa at nakipagbiruan, masayang-masaya. Pero deep inside, hindi pala. Tatawag nila na laughing on the outside, crying on the inside. Yan po. Ha? So, ang iba naman, masaya na kapag may bagong laruan, may bagong gadget, kapag nakakasama ang isang babae o lalaki na gustong-gusto nila. Pero akala nila ito na ang totoong kaligayan. At hindi nila iniisip na may nais pa ang Diyos na kaligayahan sa atin ng higit sa mga ito. So minsan akala natin ay masaya na tayo. Pero kung hindi natin alam ang nais ng Diyos para sa atin, lalo na ang salita ng Diyos, ang totoo ay hindi pa talaga tayo masaya. Akala lang natin yon, maling akala. So tandaan natin sa araw na ito, January 1, 2021, God speaks to us in His Word. Lahat ng mga boses na maririnig natin sa ating paligid ay hindi makakatulong ng 100% sa lahat ng ating pangangailangan maliban sa ating pag-open ng Bible and hear from God. Ang salita ng Diyos is living and active, Hebrews 4:12. And God will use it to speak to the circumstances of our lives. God can speak very personally and practically through His Word, the Bible. Ang kanyang salita helps to guide us, to give wisdom, to discern, to teach, to correct, and to warn, and to affirm everything para sa atin. Kaya sabi ng Psalms 119 verse 105, Your word is a lamp or guide to my feet and a light for my path. Yan po. So halimbawa, ikaw ay natatakot. Halimbawa ito, ha? Natatakot ka ba? Ano ang mangyayari sa inyo? Natatakot ka ba na anong mangyayari sa inyo, sa pamilya mo, sa ekonomiya, sa inyong trabaho, sa mundo dulot ng pandemic at may bagong strain na naman ng pandemic, ng gulo sa Spratly Island, ng Third World War, ng election sa Amerika, ng terorismo sa Pilipinas, etc. Deuteronomy 31 verse 6, sabi ng Bible, Be strong and of good courage. Fear not, nor be afraid of them, for the Lord your God, He it is that goes with you, He will not fail you nor forsake you. John 14:27, sabi ni Jesus, Peace I leave with you, my peace I give you, not as the world gives, give I to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Yan. Ha? Kapag ikaw ay dinalaw ng depression o ng kalungkutan ngayong New Year, dahil sabi mo, mabuti pa ang kalendaryo, maraming date, ikaw walang date. Kapag ikaw ay dinalaw ng depression o kalungkutan ngayong New Year 2021, use God's Word to lift you up and
out from the waves of deep sadness or depression. Dahil ang salita ng Diyos has real power to accomplish that even the best human counselors or psychiatrists cannot. Joshua 1:9, sabi ng Biblia, "Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened. Do not be dismayed. For the Lord your God is with you wherever you go." 1 Thessalonians 5:16 to 18, "Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you." Yan, kaya ang Psalms na ating binasa kanina, 119 verses 1 to 3, ay makikita natin na the only path of true happiness is the Word of God. So ang nag-iisang daan tungo sa tunay na kaligayahan ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ng Biblia. Ang mamuhay na sang-ayon sa salita ng Diyos ay hindi lamang tungo sa tunay na kaligayahan or path toward true happiness. Ito na mismo ang kaligayahan or ito na ang path of true happiness. So mula sa verse 1 hanggang sa verse 176, kasi ang pinakamahabang chapter sa buong Biblia ay yung Psalms 119. Ito ay ang binanggit. Bawat verse ay may sinasabi tungkol sa salita ng Diyos gamit ang ibang-ibang salita or iba't ibang tawag tulad ng law, rules, ways, statutes, precepts, testimonies, etc. Na ilang verse lang ito ang nabanggit natin sa verse 3. So, kaya ngayong 2014, kaibigan, kapatid, or rather 2021, kaibigan at kapatid, lahat ng mga viewers, kung gusto po natin na maging joyful ang ating bagong taon, we must conform to the Word of God. Ipagpapatuloy natin ang pakikinig ng salita ng Diyos tulad ng ginagawa nyo ngayon sa ating videong ito. Ipakalat at ishare ang salita ng Diyos. Ishare ninyo ang videong ito sa lahat ng mga kakilala ninyo. Kung namumuhay tayo na sang-ayon sa salita ng Diyos at patuloy na hinuhubog nito, sabi ng Psalms 119 verse 1 verse 3, "Blessed are those whose way is blameless, who walk in the law of the Lord, who also do not do wrong, but walk in His ways." So ang tunay na masaya ay ang taong namumuhay ng matuwid, may integridad, na walang anumang maaring ipintas ang ibang tao laban sa atin. So yan po ang ating tandaan. You must love the Word of God, do the Word of God. God's Word brings us into God's presence. Siya po ay makakatulong. So kaya kung gusto po ninyong happy ang ating New Year, love the Word of God, study the Word of God, understand the Word of God, and apply the Word of God in your life. Happy and joyful New Year 2021 po sa inyong lahat. Tayo po ay manalangin. Father in Heaven, bless each one of us. Help us, Lord, to love your Word and to apply the Word in our lives. Bless our family and thank you for our survival, that because of your goodness, we survive in the midst of a pandemic, in the midst of problems in our economy, economic situation, and even in our jobs or even in our family. This is our prayer of thanksgiving for the new year you have given to us today. In the name of Jesus, Amen.